ang strong person, kaya yan bumabangon, kaya yan tumatayo in spite of na kung anong nararamdaman niya, kahit in pain siya, kahit wala siya sa mood, kahit hindi siya motivated, because meron siyang needs. Alam niya, meron siyang needs. Alam niya, kailangan niya makabenta. Alam niya, kailangan niya pumasok. So he or she is fighting for his needs. Alam niya yung kanyang... Positive Day Gdivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated and IMG Rockstar. Magandang hapon po sa lahat ng mga Gdivers natin and mga TikTok crush, no? So alam ko marami from TikTok napunta na sa ating YouTube channel. Thank you so much. I appreciate that. And by the way, congratulations sa ating lahat, ha? 100K na tayo sa ating Facebook page. Yay! Thank you so much, Gdivers, TikTok crush, and of course, sa aking production team. Direct, thank you so much sa lahat ng mga naging member ng aking production team. Nung pang una, simula, may first batch, second, third, and fourth batch. Thank you so much, and congratulations sa atin. Let's go! Let's go! Okay? Alright, so ngayon, pag-usapan natin, paano nga ba tayo maging strong? Yan. So, sino ba sa atin ang strong at kailangan maging strong, diba? Nag-usap kami ng aking team. Sabi ko, ano ba yung, paano nga ba tayo maging strong? Pero, na-realize namin, kailangan muna nating i-define ang strong. Okay? So, define muna natin para alam natin ang panggagalingan natin. Okay? So, sa lahat ng mga strong ngayon, tingnan natin kung strong nga ba tayo. Okay? O sa lahat ng mga tingin mo, Doc, I'm not strong. I'm weak. Marupok ako, Doc. So, tingnan natin paano makakatulong ating vlog. Okay? Kaya tara, let's go. Alright, so simulan na natin. Anong ibig sabihin ng strong? Okay? So, for me po, for the sake of our discussion, ito yung mga taong in spite of what's happening inside them and outside them, still lumalaban sila, bumabangon, ginagawa ang dapat gawin. So for me, that's the meaning of strong. So kung isa ka dyan, bumabangon ka, lumalaban, every day, kahit mahirap, kahit may sakit ka, kahit maraming hadlang sa paligid mo, still itinatayo mo yung sarili mo, you are strong. Congratulations. Okay? Alright, so ngayon, ang question natin, Doc, paano ko to mamimaintain? Yan. So, alam nyo, everyday dapat meron tayong mga ginagawang bagay na to maintain yung pagiging strong natin. Kasi hindi naman tayo everyday may ganyang spirit eh. Diba? Dumadating naman din ng point sa parang nahihina tayo, parang hindi ko na yata kayang lumaban, something like that. Okay? Kaya ang pag-usapan natin. So, for me, there are three ways or three things na dapat natin gawin to maintain, to be strong everyday sa laban sa buhay. Okay? First, so strong ka if you are crying alone. Talaga, Doc, crying. Pag ba umiyak, Doc, ay strong? Yes. Ito po, may criteria. Hindi lahat ng umiiyak strong, okay? At hindi din naman lahat ng umiiyak weak, alright? So when you are crying alone, ibig sabihin yan, you are strong. Hindi ko alam kung sino sa atin ang naranasan na umiyak mag-isa. Bakit nagiging strong pag umiyak ka ng mag-isa? For example, laliman natin ang ating analysis. Ha? So, pag po ikaw ay you are crying alone, meaning to say, meron kang ina-analyze mo ang yung situation. Okay? Kaya ka naiyak eh. Diba? Bakit ka naiyak? Kasi na-analyze mo yung situation mo na meron palang malaking problema na darating, na nandyan na sa harap mo, na meron palang mga clients na parating sa negosyo mo, you analyze that. Na meron palang panganib na parating sa career mo, sa personal life mo, sa relationship mo with your family or personal relationship mo. Alright, so Gdivers, so when you analyze, eto po when you analyze, bakit ka strong when you are crying alone? Kasi tinutuloy-tuloy mo pa rin yung process. It's a process. Okay? Alam nyo, pag meron tayong mga gustong isolve or mga challenges na gustong lagyan ng lunas, it's a process. Tinitina mo, this one, step two, step three. And when you stand still, okay? When you stand still, after analyzing, ganito pala kalaki ang problema ko, ganito pala yung kailangan kong pera, ganito pala yung kailangan kong manpower, ganito pala yung kinakailangan ng aking ng career, ng business ko, and you stand still, and you cry alone, you are strong. Okay? Alam nyo, naranasan ko na po yan when I, siguro mga few years ago, mga 2 years ago, I cried alone. Kala ko nasa sa movie lang yun eh. Sa sasakyan, yung umiyak sa sasakyan, when you are alone crying, that's strong. Kasi hindi mo, you are not escaping the situation.
marami po kasi sa atin, eto kaya inex ko to, you are crying with other people. Kailangan pa magtawag ng kamag-anak mo, kailangan pa magtawag ng kaibigan mo, kailangan pa lumabas, kailangan pa ng beer, kailangan mo pa sa isang lugar na, dito tayo, eto yung problema ko. So you don't need this. If you are strong, you can cry alone. Okay? Cry alone. Analyze. Continue the process and stand still. Okay? That makes you strong. Right? So, second, how to become strong sa buhay natin is make personal decision. Sa mga may negosyo po, alam ko yung decision process, napakaano niya, no? May mga sinusunod tayo mga rules. So, kung may corporation yan, may board, di ba? Or meron kang advisor, or maybe may mga department heads ka, o ikaw naman, kung sa career yan, meron kang mga kaibigan na you are asking opinion about certain things, okay? Pero for me, okay, kung ikaw ay may problema, may kailangang gawin, make personal decision para ka strong, okay? Strong ka pag nakakapag-decide ka ng sarili mo. Yung wala kang maraming tinatawagan. And for me, that's legit. Kasi alam mo kung bakit? Alam mo kasi yung route, eh. Alam mo yung pinanggagalingan. Bakit ka nag-yes in spite of sinabi nila sa'yo na yung lima sinabi nila sa'yo, don't do that. Naalala ko, nag-share po si Grant Cardone sa one of the videos niya, shorts video. Tinanong niya accountant niya, yung mga department head niya, bibili ba tayo ng private jet? I think private jet ang ginamit, ang bibili nila. So sabi ng mga tao sa paligid niya, don't do that. Pero ginawa niya. Kasi personal decision, legit. Alam niya yung reason bakit niya gagawin yon. Okay? So, para sa atin po lahat, strong ka kung if you can make personal decisions. Okay? And third po, paano tayo maging strong? Pero bago yan, mag-announce muna tayo sa ating webinar, December 10, no? December 10, the 4% focus upon entrepreneur. And of course, Rockstar Coffee, malapit na po. And personal and face-to-face coaching ni Rockstar, pwede po tayo sa Manila and sa lugar nyo po, or you can visit our office here in Bataan. So mag-PM ka lang sa personal FB ko. And of course, IMG Rockstar, sa lahat magusto mag-invest, lalo mga FW. O dito sa Pilipinas, you can avail sa Kaiser. Kaiser po is 3-in-1, life insurance, health insurance, and investment. And of course, mutual funds. Yan. PM ka lang sa personal FB ko. Now na. Alright, and of course, Reveal Beauty and Cosmetics. For only 2,400 pesos, pwede ka na magnegosyo dyan sa barangay mo. Kaya mag-PM ka na po. Now na. Okay? Alright, so last, okay? Paano tayo magiging strong sa buhay natin? Lalo sa paggawa natin ng decision. Alam nyo, ito, pinakamatibay. For me, this is very important. You should know your needs and fight for your needs. Ang matapang na tao, ang strong person, kaya yan bumabangon, kaya yan tumatayo in spite of na kung anong nararamdaman niya, kahit in pain siya, kahit wala siya sa mood, kahit hindi siya motivated, because meron siyang needs. Alam niya, meron siyang needs. Alam niya, kailangan niya makabenta. Alam niya, kailangan niya pumasok. So he or she is fighting for his needs. Alam niya yung kanyang ground. Alam niya yung kinatatayuan niya. I will stay here because I have needs. Hindi ako magi-give up. Hindi ako susuko. And meron, yun ang pinaka-voice niya po. Yung needs natin. Bakit tayo nakakapagsalita? Kasi may needs ka, eh. Bakit lumalakas ang loob mong mag-discuss ng certain things? Kasi meron kang kailangang i-fulfill. Alam nyo, minsan kaya hindi nababago ang buhay natin kasi you don't know your needs. Kaya wala kang pinaipaglaban, eh. Hindi mo naman alam kung ano talagang kailangan mo, eh. Bakit masyado kang relax? Kasi hindi mo alam that you should have emergency funds. Bakit masyado kang magastos? Kasi hindi mo alam na kailangan magbayad na tayo ng utang. Kasi hindi mo alam that you should have a happy and wealthy retirement. We are not standing on that ground. Kaya hindi tayo nababago, kaya hindi tayo strong. Kaya konting pagsubok, bumibigay tayo, di ba? Umaunlad na sana yung negosyo mo, eh. Kaya bumigay ka because you don't know your needs. And you're not fighting for it. Pag hindi mo alam, lalong hindi mo ipakipaglaban. Okay? Kasi bago mo maipaglaban ang isang bagay, alamin mo muna. Alright? So you should know your needs right now. Ano ang kailangan mo bukod dun sa daily needs natin, basic needs, marami ka pang needs. At hindi mo yun nare-recognize. Okay? You have to recognize that. Alright?
Okay, so sa ating pong lahat, ito ang paraan para tayo maging strong. You need to cry alone once in a while. Personal decision and know your needs and fight for that. Okay? Alright, so sana nakatulong ang ating vlog para sa lahat ng mga nanghihina o tingin mo hindi ka strong. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Kapi po. Let's go po. Kapi po tayo.